What's up, Wonder Fam? It's Thursday again at siyempre hindi ako papayag na wala tayong episode, the fun feel today. Kaso medyo naiba yata ako ng landas eh. Parang di yata ako minute ng Wonder Jam team dito. So ginawa nila, kumuha na lang sila ng other hosts. But don't worry, very trusted itong dalawang to. And siyempre kayo mga PBB fans, magre-rejoice kayo dahil sa wondering na gagawin ng ating dalawang hosts today. Siyempre, fresh from PBB Otso, eto na. Etong dalawang magandang binibini ang magtutuloy ng Wonder Jam episode today. So, Kiara and Shawntel, kayo naman. Sayang naman, Ral, wala ka ngayon. Game na game pa naman kami sa kung anong trip mo. Pero okay lang yan, balita namin ang busy ka. Basta, Ral, kami nang bahala sa lakad mo ngayon. At saka may surprise ka pa for us. Not just one, but two. Ano kaya ito? Taga dito po ba kayo? Oo, malapit na. Saan po kayo, Ate? Diyan lang sa may... Sa Earth, sa Kanto. Sa may Roses. Makalapit na mga open. Kayo, Ate. Pasay pala, Ma'am. Pasay. Si Doc. Ay, Doc pala, Doc. Sorry pa. Pasay. Pero, taga dun din po ako before. Yung parents ko po dun nakatera. Actually, sayang wala si Rael ngayon. Kasi, ang dami sana natin na pupuntahan ngayon. Pero, sakto. Kasi, diretso kami sa... Yes. Kasi meron din kaming gagawin ngayon. Mm. So, since meron naman tayong shoot na gagawin ngayon, syempre, mag-aayos tayo. Sama na lang natin sila. Sama na lang kayo. Gusto okay na po. Okay ba sa inyo yun? At least makabanding pa namin kayo, di ba? Okay po ba kayong game kayo doon natin? Game. Game. Yay! Let's go! Yeah, let's go po! Kuya, doon na po sa Quebec. Para. Yatang nata-traffic pa tayo. Nata-traffic, matatagalan po yata tayo. Okay lang po ba kayong dalawa dyan? Yeah. Okay naman lang. Sa bagay, meron po kami kasing single. Oo nga eh. Pwedeng marinig? Ano ba? At hindi ka ready. Ah, gusto niyo po marinig? Sure. At least may pagkantahan po tayo dito. Di ba yung traffic pa naman eh. 1, 2, 3, hit it! Ayun. But you came along and showed me how much brighter things could be. Now you see I've turned my back on the promise that I made, knowing that your love has set me free. 'Cause you are reason enough for me to go. Reason enough to love, like I found reason enough in you to love again.
found reason enough to find, like I found reason enough in you to love again. One false reason enough to love. Shawntel, may naisip ako. Kasi syempre, first time nila dito sa ABS, tapos sa dressing room pa. Kaya may naisip ako. Ano yun? Bakit hindi natin sila bigyan ng makeover? Diba kasi syempre, dressing room. Oo, tas girl bonding pa, diba? Oo, diba? Para naman sulit yung bonding experience natin. Yes. Game po ba kayo dun? Game po ba? Yes. Pero sino pong may makeup on? Si Inay po o si Dodo? Sino pong si Ako. Sige. Try natin yun. Are you guys ready? Yes. Ready. Hindi ka naman ready. Ready na. Anong klaseng gupit niyo? Pero kasi, di ba sabi mo, hindi ka masyado nagbe-makeup. So, lalaytan lang natin yun. So, ito yung unang nilagay ko is spray lang pang moisture para at least, usually ginagamit ko siya kasi oily skin din ako. So, at least, di ba, magamit mo yung ginagamit ko. Spray natin. Then, after, simpleng makeup lang naman. Pabili natin ng mga ginagamit. Pwede. Alam mo, makikihiram tayo ng spray kay Shawntel. Go. Kasi narinig ko yung sabi ni Shawntel, maganda daw yun eh. Ate, mag-spray tayo ba? So ito, primer na. Diba, mabango. Protective and revive yan. Kiara and Shawntel. Yes po. Kanan nyo na-feel na gusto nyong mag-artista? Nung bata na kasi ako ate, maarte na talaga ako. Tama. Promise. Tama, nag-agree si Inay na ma-arte talaga. Opo kasi, ikaw Shawntel. Kasi nung bata ako, mahihain ako eh. Pero nung nasimulan ko ng mag-antag dito, mahawakan yung guitar ko. Parang sabi ko, ay magandang mag-music. Tapos parang na-inspire ako sa mga nakikita kong nag-audition. Na, uy, at least may talent sila and everything. So parang doon ako na-encourage. Tapos nagsusulat ka na talaga nung ano? Nag-start ako when I was 12 years old. Writing songs. First song ko, title niya, I Love You. Diba? 12 years old ako nun. I Love You na. I Love You na agad, diba? May instrument ka ba? Ako before, nung high school ako, nag-try ako mag-clarinet. Oh, clarinet? Oo, clarinet. Tapos tinry ko din mag-piano, ganyan, gitara. Kaso nung lumaki na ako, naiwan ko na siya nung past. Hindi na siya. Pero marunong ako magbasa ng slight. Pero nung bata pa ako, lagi ako yun, ganito nag-aayos ako. Ginagamit ko yung makeup ni Mami, damit ni Mami. Tapos kunwari, ini-imagine ko, in-interview ako ni Tito Boy, o kaya nasa loob ako ng bahay ni Kuya. Ganun. Ba't hindi ka nag-teens? Nag-audition ako ng teens sa Japan. Para ma-experience ko, nasabi niya ni Mami, at least ma-experience mo lang yung mag-audition ka, ganun. Actually, second time ko nag-audition. Ikaw din? Oo. Oh, I was 17 nung first na try ko. Bit-bit ko din gitara ko buong araw. May bala ka bang sumali sa Binibini Filipino? Ako kasi, di ba? Sumali kasi siya before nung summer. Siya po. 2017. Support ako. So parang feeling ko kaya-kaya mo naman sa Binibini Pilipinas and papuntang Miss Universe. Wow. I mean, kung sa akin, syempre hindi mawawala yung spirit mo, sa passion mo sa pageants. Actually, dun kasi ako nag-start na parang yung confidence ko, rarampa, tapos sa singing pa, sa talent portion. So sabi ko, if I'm given a chance to, why not represent the Philippines? Just yun, support ako dun. Diba? Tapos yung talented portion, reason enough.
diba? Kasama ka doon. Nasa sa audience lang ako. Ako naman yung may hawak na banner. Ni Shawntel. Yan, if my chance. Ako, support ako doon sa'yo, Shawntel. Oh. Alam. Pag-pipigay sa pera, music or acting? Ayun. Ayan. Ay. Ayan tayo. Yung nagsimula lahat nung parang everything came from music. Parang yun yung naging core ko eh. Passion ko kumanta. Dahil doon, nag-try ako kumanta kanta sa ibang places. Tapos eventually, nagsabi sa akin, oh, bakit di mo try mag-acting ka rin? Ganyan. Tapos, which is, I fell in love with acting also kasi nag-acting workshop ako. So, pero parang pinakauna ko talaga is music. So, hindi siya mawawala talaga sa akin. Pero, oo, parang gusto ko rin i-try yung acting. Siyempre, kung may opportunity, di ba, grab ka lang. Of course. Ano, pero music is life. Life. Diba? Musician, pag singer, music. Sa inyo naman, as like, siyempre, parang feeling ko, siyempre, naging inspiration kayo sa amin. So, ano naman, like, ang nagustuhan niya sa amin? Mm-mm. So, sa akin kasi, nung unang labas pa lang ni Miss Shawntel, parang humanga ako, di ba, nung first na nagsalita pa lang siya. Kung yun ang sinabi niya yung pangalan niya sa buhay. Di ba, maka-dress din kasi si Shawntel. And same lang din sa akin. And parang marami siyang pangarap sa buhay, mabait. So, yun. Na nagustuhan ko siya at yun nga, yung sa PBB, parang gusto ko talaga siyang suportahan. Kakaiba yung mga kabataan ngayon, di ba? Pero yung kanilang love story ba ang tawagin natin doon? Kakaiba kasi old fashion yung dating na ligawan nila. So kaya talagang more on ano, talagang subaybay na subaybay ko yun. Yung love talaga story niyo pala eh. Yeah. Kasi old fashion daw si Gino. Old fashion si Gino. Parang okay naman po yung suot namin doon 90. Hindi naman, ito sabihin kung papaano. O papaano talaga gusto muna niya magpaalam, magliligaw talaga siya. Pero ngayon ng mga kabataan, iba na, di ba? Text-text lang, ganyan, I love you na kagad. But then doon talagang ligaw, ano talaga, old fashion na pagpaligaw. Ang galing ni nanay. So, subaybay niya talaga. Kahit gano'n na yung AIDS ko, alam mo, nakakatuwa na panoorin. Ano na yung greatest achievement na ninyo ngayon, na inyo nang na-experience? Greatest achievement? For me po, syempre, greatest achievement ko yung PBB, yung makaabot po doon sa dulo. Opo. Saka, syempre, greatest achievement ko to make my family proud, my mom proud. Yun po talaga. Pero ngayon, syempre, yung single namin ni Shawntel, yung collaboration duet. Kasi ever since talaga, pangarap ko kumanta, ganyan. Tapos, ngayon parang, abangan niyo po yung single namin. Tapos ko parang sa Spotify, ganyan. It's surreal, parang gano'n. Parang dream lang siya. Tapos ngayon, nito na kami. Tapos kasama pa namin kayo, diba? So, sa akin naman po, like, pagdating kasi sa PBB, syempre, it's all about sa dreams namin. But for me kasi, it's about my songs. Kagaya yung songs ko na kilig. Yung song ko na nilabas, You're Making Me Kilig. Tapos yung mga nailabas ko din sa PBB. So parang sabi ko, achievement to kasi kinakanta ko lang siya sa bahay. Parang ang nakakarinig lang yung kapatid ko, yung mom ko, yung lola ko, family ko, ng dad ko. So parang sabi ko ngayon, pagkakanta kami sa mga shows namin, kakantahin ng tao yung kanta namin, ang alam na alam nila. Ganun din sa song namin na Reason Enough, na parang, wow, grabe, parang ang dami talaga nagsusupport. Diba? Hindi makakalain yung ganun. Tsaka ito pa, maraming gumagawa ng cover. Yun yung cover. Tsaka, yun nga, hindi lang, yung song kasi namin ni Kiara, hindi lang siya pang kunwari, syempre, sa age nila tita, kundi pati sa kids, and pati sa mga mommies, mga dalaga, so sa lahat in general, related sa lahat. Kasi nakaka-relate din yung song na to, di ba, hindi lang siya sa love, pwede din siya sa friendship, sa family, because they're the reason enough, di ba, to find parang love. Bilang isang masugid na tagahanga, lalo higit sa piano, sana wag silang magbabago,
diba? Kasi maganda yung ano nyo sa inyong mga fans, paano nyo ipar mo yung inyong talagang love nyo yung inyong mga fans. So, sana huwag kayong magbago. Kahit na nandun na kayo sa tugatog ng tagumpay, but then, ang talent na ito, na ibinagkalog sa inyo ng Panginoon, utang natin yan sa Kanya. Okay. Thank you also, Inay, syempre, for reminding us. For reminding me. Kasi syempre, di ba, parang ang sarap sa feeling na may constant nagre-remind sa'yo na kailangan ganito, gawin mo, you always have to honor Him and have faith in Him in everything you do. Kasi yun din yung, before ako pumasok sa PBB, yun din yung habilan ng family ko. Always have faith in everything you do and put God in the center of everything you do. And for sure, dadalhin ka niya kung saan ka talaga nakatutong. Ipag-pray ko talaga na lagi kang in good health, lagi kang safe and sound sa lahat ng mga ginagawa mo. And yun, patuloy lang na gabayan ka ng Diyos sa lahat ng mga ginagawa mo, syempre, at sa lahat ng mga projects mo, upcoming na projects mo na ibibigay ng manage mo. Para akong nagiging emotional sabili. Kuy, oo nga! Kasi yan, hindi totoo nga. Buti kainay kanina. So, kaya ate. Nagiging emotional ako ngayon, na, to be honest, parang hearing those words from them na iniidolo tayo. Kasi parang encouragement sila sa oh my God. Ayaw ko. Pero seryoso. I mean, lahat ng ginagawa kasi namin, it's not just sa dream namin, pero sa mga napapasaya namin. Yes. So, parang ngayon na parang up close na makasama namin fans na may mga encouraging. Di ba si nanay? Sorry na. Kasi muna. Hindi, pero totoo kasi kami talagang nakikita namin, nagsustrive kami sa dreams namin. Pero isa sa kailangan namin strive is sa mga taong napapasaya namin, nabablasan namin na konting galaw namin, a good work that we're doing, it inspires people. So, parang, that's the beauty of it. That's the beauty of what we're doing. Actually, yun yung magandang result sa lahat ng ginagawa namin. And yung parang sasabihin nila sa amin, i-remind tayo na patuloy lang. They desire good health for us. Samantalang tayo, minsan, puyat na, nagkakasakit tayo. Pero may mga nagpa-pray pa rin para sa atin. So parang amazing na they're the most amazing people you could ever have. Oo nga, naisip ko nga rin kasi before, ngayon sasabihin ko, sinong inspirasyon mo? Yung family ko, mom ko, at the same time, yung taong talaga na naniniwala sa atin, sumusuporta sa atin. Na kayo din po yun. They are the reason so, enough to live. Reason enough kayo. To go through the dreams. So, ito para sa inyo din po talaga itong ano, kanta namin. Naging drama tayo. Medyo in-enhance ko lang po yung eyebrows niya. You like it ba? Talaga ba? Thank you sa inyo, syempre sa time ninyo and for spending this very, very special day with us. Kaya sayang wala si Ryle, sana nakapag-outing man lang tayo, pero sana nag-enjoy po kayo. Thank you! Thank you! Thank you. Pero thank you. Ang important niyan, ang mahalaga is we got the fans, we get to know them even yes. more. Tapos at least napalapit din sila sa kanila, di ba? So yun. Thank you so much. Thank you so much po, Group Pog! Group Pog! Thank you! Thank you, thank you, thank you talaga. Grabe naman, nakakainggit naman tong mga to. Di bali, aaralin ko din kung paano gawin yung winged eyeliner na yon. Kahit bagay sa akin o hindi. Pero anyways, Kiara and Shawntel, maraming salamat sa pagpapaubaya sa pagtutuloy ng aking episode today. Syempre, I'm sure nag-enjoy yung mga PBB fans, mga fans ninyo, syempre, na napagbigyan dahil kayo ang pinaka-requested for this season para mag-guest. So maraming salamat, WonderFam. Alam nyo na, kwentuhan, jammingan, travel, kahit ano, same time next week, same YouTube channel, ito ang Wonder Jam.